Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Bakosa, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So sa latest interview nga po ng ating kaibigan na si Pau Salud ng Pauka Sports sa anak ng ating pambansang kamaumani Pacquiao na si Eman Bakosa, ay ibinunyag po ni Bakosa na hindi pala siya dumaan sa amateur boxing at bagkus dumiretso na agad ito sa professional boxing. Kaya naman yung mga naging laban nito na nakikita natin ngayon ay lahat po yan ay ang mga unang pagkakataon lamang ni Bakosa na sumampa sa ibabaw ng lona. Napaka-impresibo po nito mga idol dahil halos po lahat ng professional boxer ay dumadaan muna sa pagiging amateur upang matuto at magkaroon ng experience. Bukod dyan ay kailangan din talaga mag-amateur muna upang magpahinog ng gusto. Nang sa ganun ay kapag tumungtong ka na sa professional boxing, ay kaya mo nang makipagsabayan at hindi ka nagaanong kabado, gawa nang may karanasan ka na sa ibabaw ng lona. Pero sa mga galaw po na ipinapakita ni Bakosa, ay talagang nakakamangha ito ng gusto. Dahil hindi mo talaga aakalain na hindi ito dumaan sa amateur gawa nang napakaganda na ng mga galaw niya. Bukod dyan ay sinabi din ni Bakosa na gusto niya din maging isang ganap na world champion balang araw kagaya sa kanyang ama. At na masaya din umano siya kung mabibigyan siya ng pagkakataon na makalaban ang mga anak ng nakatapat ni Manny Pacquiao dati na sila Campbell Hatton at mga anak ni Floyd Mayweather Jr. Hindi naman po. Hindi po ako nag-amateur. Diretso ka sa pro? Diretso pro po. Isang exhibition sa amateur po. Isang exhibition. May minsan po nagsabi po yung mama ko, ano ba, gusto mo ba talaga magboxing? So nagpray po ako sa kwarto ko po, gusto ko po talaga magboxing. So sabi ko, gusto po ng heart ko magboxing. So nakapag-decide ka na ba talaga? So yun, pinagpray ko po talaga sa Panginoon na magboxing ako. At yun po, nag-decide po ako magpro. Gusto ko rin po maging world champion someday, kagaya po ni daddy. At saka gusto ko rin po maging makatulong sa pamilya ko at maging proud sa akin yung daddy ko. Sa kabilang banda naman mga idol ay sa naging interview nga po ng boxing analyst na si JM Shiasat sa presidente ng WBC na si Mauricio Sulaiman, ay sinabi po ni Sulaiman na dahil number one contender and mandatory challenger ng WBC ang ating pambato na si former world title challenger Vincent Astrolabio para sa WBC bantamweight world title belt. Kaya naman bibigyan daw talaga nila ng pagkakataon si Astrolabio na mapalaban kontra sa current undefeated and WBC bantamweight world champion Junto Nakatani sa lalong madaling panahon. Aayusin na daw nila ang bakbakan ng dalawa. Ayon pa kay Sulaiman ay umaasa umano siya na maging WBC world champion si Astrolabio, lalo pat nakakamangha daw talaga ang ginawa nitong pag-knockout sa pambato ng Thailand sa huli nitong laban. Sinugurado din ni Sulaiman na isang napakagandang laban umano ang mangyayari sa pagitan ni Astrolabio at Nakatani, gawa ng napakatibay din daw talaga ng pambato ng Hapon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.